Magandang araw po sa inyo, aming kapwa Pilipino. So, nais ko lang po ikwento itong nangyayari po sa atin, itong quarantine. Naisip po namin na magbigay ng tulong sa aming mga kapatiran. At natuwa naman po sila at nakapagsabi po siya na yung binigyan namin kapatiran na 2 days na pala silang hindi kumakain. Kaya po sa pangyayaring ito, naisip namin baka hindi lang sila ang nagugutom. Kaya po nung kami ay pauwi na, nakita po kami isang lalaki, inaputan po namin ng 100. Eh, nagsabi po siya salamat, makakain na ako. So, nakakaawa po yung pangyayari na yon dahil pag-abot po namin, dahil tulala siya, nagbigay kami, sabi niya, salamat, makakain ako. Kaya nag-isip po namin, aking pamilya, aking asawa, na magbigay din po kami sa mga tao dito sa aming lugar. Kaya po, nung naisip po namin, yung number po kami ng gulay mula sa Baguio, inausok po namin si aming kapatid doon, Sir Jonathan, mission, tinulungan po kami para sila po ang magdala ng gulay. Yung nalikom po namin at in-order po namin doon at tinulungan naman po kami ng aming mga kapatid doon. Rainbow Mission at Pangunin Reverently at sila po Sir Pastor Pamboy. So, nung Sabado po, dumating po yung gulay. Nakakatawa sapagkat talaga marami ang makakatanggap noon. Dumating po yun ng alas 10 ng gabi, hinapot po namin dito sa bahay. Tulong-tulong po kami at ibang mga pastor. Patatin track, usog. Ayan, hello! Sige, Chopi, tayo! Kaya mo yan! Dali mo, Chopi! Ah, oh, galing ni Chopi lo. Meron pa po doon.
tapos nakakatawa naman po dahil yung kinabukasan yung aming mga asosyasyon dito, mga ilang opisyal ay nagtulong po mag-repack at nakapagbigay po kami sa aming mga kapitbahay. So maliit na tulong lang po iyon, pero tuwang-tuwa na po sila kahit nandito sa subdivision. At hindi naman lahat po dito ay talagang may pera na, kundi may nangungupahan din. Homeowners. After po nun, kami ay nag-service, worship kami dahil Sunday after namin mabigay. Our God's greater, our God's stronger, God you are higher than any other. So, pangatlong linggo na po tayo na dito nag-service sa loob ng ating tahanan. Tapos namin mag-service, dumating po ang ilang kapatiran po namin para tumulong din sa paghirap at mag-i-repack ng kulay sapagkat napakarami pong kulay na aming nalikom. Yan, patuloy pa rin. Ano oras na? Alas 12. Buti pa kami ng alam ko. Babalot pa rin po kami mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12. Sobrang dami. Pinuntahan lang po namin yung mga lugar na talagang nangailangan. Ako, kay Lord kayo magpasalamat. Thank you, Lord. Sapat. AK sapat. Mapalapakan namang doon. Salamat. Hingin po kami ng permit sa barangay at binigyan naman po kami ng permit para mamigay po kami sa lugar. So, sa pagbibigay po namin na talagang natutuwa kami na nakapagbigay kami sa aming kapwa. Pero nalulungkot po kami dahil yung bibigyan na po namin yung mga tao. Talaga bang parang gutom na gutom at talagang dinumog po kami. Kaya nagsabi ako, distansya lang po. Kaya lang parang hindi na sila mapigilan na dahil sa gutom nila. Kaya naiisip ko talaga napakahirap ng kalagayan nila. Talagang ni pagkain wala sila. Kaya nga dinumog kami ng mga tao, ay buti na lang may dumating po ng sundalo. Kaya po na nahinto aming pagbibigay. Gusto ko silang bigyan kasi nahabol kami sa sasakyan.
pero kasi dahil hindi pwede kasing maglapit-lapit ang mga tao. Napahingi, ma'am. Ito. Salamat po. Ako kay Lord po kayo magpasalamat.
Thank you po. Kasama team leader? Ako yung team leader. Ah, kasama ako. Ako uli. Marami sa akin. Maraming pa rin. Salamat, Pastor. Thank you po. Ingat po kayo. Sana po dumami kayo. From 6 a.m. na namigay. 11 p.m. na po. Kamusta pag-ikot? Parang namasang. Ganda po tanggulin ng labi kinin. Ang ganda ba sa amin doon? Sa pagbibigay po namin, talagang marami pong nagpapasalamat. Halos maraming tao umiiyak at nakikiusap na lahat sila ay mabigyan. Lahat sila nag-aabang ng pagkain na mabigyan. Kaya nga po, sana po mas sa ating gobyerno, mabilis po na dapat mabigyan po natin sila ng mga pagkain. Dahil sapagkat talagang hikaos na sila, wala silang hanap buhay, tigil ang lahat, hindi sila makalabas. Pero may natutulog doon, sabi nga nila, ang hapti na raw ng aming sikmura. Natutulog silang pumakalam ang sikmura nila. Alam niyo po, hindi nila matiis yung kanilang mga anak. Kaya nga po, napakasakit po ng ganun. Ito po yung nakalimutan sa lokal namin na to.
tapos na po lahat. Opo, sige po. Pray lang po tayo, pray lang po. May awa po ang Diyos. Opo. Hello po. Mga lalaki, 10 lalaki para sa 20. Apo, i-chat ko po kayo kung ano oras pagtapos po siguro. After lunch po siguro. Hello po, pray lang po tayo, pray lang. Apo, pray lang po tayo. Yan, nung may natira pa kinabukasan, ang ginawa po namin, nag-ikot-ikot kami. Salamat kay kay Lord, ha? Thank you, Lord. Thank you, sir. Thank you din, Lord. Ibiyaya kami. Po, Ning. Ayun po mga kasama namin. Opo, sige po. Yeah, carrot po. Carrot.
Babae nga po doon na tulala na nadaanan po namin, nakala namin na wala na sa katinuan, pero yung binigyan po namin ng gulay, umiiyak talaga siya. Sabi, humingi siya ng pera na mabigyan ng pagkain, kung merong pagkain, kung meron kayong pagkain, na nagugutom na po yung anak ko. Kaya pagbigay po namin, talagang umiiyak siya. Karot po, manggo. Kung po pambili pong kain, nagugutom na po anak ko. Ito lang. Ito. Ito ba? Tanong pa ba? Wala na. Wala na yan. Dito, kinuha na ni mama. Wala na eh. Ito na lang tayo. Wala na eh. Ha? Tama. Nabibigyan na talagang umiiyak. Kulay lang po yun, napakaliit na bagay lang. Pero yung mga tao, umiiyak sa gutom. Kaya nga po, nanawagan po ko sa mga may busirak na puso. Kung meron po kayong nais na tulong, kung kayo po yung natatakot na lumabas, pwede nyo padala sa amin. Kami na po magbibigay. Anong buwis buhay na rin po ito. Kasi hindi lang po yung pagkain ang binibigay namin, kundi ang salita ng Diyos, na mabasa nila yung verse, na binibigay po kami ng verse sa kanila para patuloy na umasa sa Panginoon, hindi lang po sa tao. Kaya po, sa inyo po, kayo po yung nakakaluwag-luwag, pwede po kayong tumulong, pwede nyo padalang yung tulong sa amin para kami na po yung mismo 100% ibibigay po namin sa nangailangan. Ilipas naman ito ang mga problemang ito. Sana po hindi nyo humantong yung mga ano pang mangyari sa ating mga kababayan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon.